أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وذكرنا ما نسينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بارك لنا في اجتماعنا هذا واغفر لنا وارحمنا واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واشف مرضى المسلمين في كل مكان يا مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين يا لطيف يا كريم ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mga kapatid nalit po tayo ngayon alhamdulillah kahit papaano ay nakahabol tayo sa oras natin alam ko hindi ko alam saan ito saan kami napadpad ng kuya ko saan ba itong lugar the fifth ano hindi the fifth first time ko lang pumunta po dito sa coffee shop na ito pero kagagaling lang po namin sa isang kapatid na si Ubaid Pedro isang kapatid natin na Tausug na sa hospital po sa National Guard at pagkatapos inatid natin yung isang brother natin na taga United States of America at alhamdulillah nakahabol tayo dito sa lugar malapit sa kanya. Alam niyo po, gusto ko ngayon na sabi ko huminto muna na wag muna tayo mag-live kasi yung oras ko at hindi ko rin alam kung ano ba ang pwede kong ibahagi sa inyo ngayon. So hiniisip ko, Ya Allah, bigyan mo ako ng taufik at hiniisip ko rin, sayang din ang mga pagkakataon lalong-lalo na sa buwan ng Ramadan na hindi tayo makapagbahagi dahil alam po natin na lahat ng mga mabubuting gawain natin sa buwan ng Ramadan ay ito ay lalo pang maraming biyaya, maraming mga hasanat na ibibigay ng Allah. Yudha'ifu aktharu mis sab'umiyya wa akthar. Mga kapatid, ang mga gawain dito sa buwan ng Ramadan, ang pagdadaawa, ang pagpigil sa sarili, ang pagpapakain sa mga tao, ang pagbibigay ng zaka, pagbibigay ng mga sadakat, pagbabasa ng Quran, pagdidikr sa Allah, pag-aayuno, kullul ma'aruf na alam natin na kabutihan, dito po natin samantalahin sa buwan na ipinagpala na ito. Kaya hinihiling ko sa Allah, kapatid na Ubaid, sana pagalingin ka ng Allah. Walay mga kapatid, nasaktan po kami dahil talagang ang kapatid natin na yon ay nakaka-isang buwan na ngayon sa hospital at isama po siya, ipasama po natin siya sa ating panalangin na pagalingin siya ng Allah, malampasan niya anuman ang kanyang pinagdadaanan at ganun din lahat ng ating mga mahal sa buhay, mga magulang, kapatid, kamag-anak, lahat ng mga kamusliman, Ya Allah, pagalingin mo nawa sila dahil walang tunay na magpapagaling, magbibigay ng lunas. Innaka antas syafi, kayo po, kayo ang nagbibigay lunas at nagpapagaling sa sinuman ang naisin mo. At ang sinumang may mga karamdaman, isipin ninyo na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mahal niya kayo. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala, ayon sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ay pagmahal niya ang kanyang alipin, ahabba abdan ibtala. Pagmahal niya ang kanyang alipin, ay ito ay kanyang susubukan. So tayo po susubukan sa lahat ng bagay ng anuman ibinigay sa atin ng Allah. Liyabluwakum fima atakum. Susubukan kayo ng ating tagapaglikha, tayong lahat, sa anuman ang ipinagkaloob niya sa atin. Binigyan ka ng talino, binigyan ka ng karunungan, binigyan ka niya ng yaman, binigyan ka niya ng mga asawa o mga anak, binigyan ka niya ng magandang pangangatawan, binigyan ka niya ng karamdaman, binigyan ka niya ng lahat, mabuti man o masama na pagsubok na ibinigay sa iyo ay lahat ito ay mula sa Allah. Kaya dapat lamang po ang Muslim ay maging mapanatag, maging matibay, maging malakas, walang pwedeng mangyari maliban sa ito'y kapahintulutan at kagustuhan ng Allah. Kaya bagat naman dapat tayo ay ating tanggapin kung ano yun, mga kapatid. After all, at the end of the day, lilisanin natin ang mundong ito
After all, at the end of the day, ang mangyayari sa anumang mga pinagdadahanan natin na hirap at saya, ito rin ay hindi mananatili. Dahil ito ang mundo, ito ang nature ng mundo. Walang panatilian ang lahat. Ang kayamanan, ang saya, ang lungkot at ang pigati. Kaya ang dapat natin panatilihin, mga kapatid, ay ang ating dhikr, ang ating pananampalataya, ang ating pag-aalaala sa Allah, ang ating pagtauba, ang ating paghingi ng istighfar. At ito nga, kung ano yung turo ng Ramadan na ito, ay itong dapat natin siyang dapat panatilihin at dapat nating matutunan anong tunay na turo nito. Ngayon, mga kapatid, nakita ninyo ng ating paksa na naisip ko na banggitin sa inyo ngayon sa maiksing oras na ito ay ang patungkol sa pagnanasa. Sa English, I think this is what they call desires, self-desires. Sa Tagalog, pagnanasa, hilig, nature na anuman ibinigay ng Allah. At sa Arabic, ito ang shahawat. Ito yung sinasabing shahawat. Alamin natin dapat na nilikha tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na anna shahawata gharizatun zara Allahu alal insan min Allahi subhanahu wa ta'ala. Ang shahawat o ang sinasabing pagnanasa ay ito ay itinalaga, nilikha ng Allah ang tao na mayroon na siyang nature na kasama niya ang pagnanasang ito, ang desires na ito. Kumbaga, hindi ka magaganap ng tao kung wala kang pagnanasa eh. Alam niyo yun? Kung ano yung meron ka na pagnanasa na yun, ay yun ay yun ang pagiging tao mo. Pero, ang pagnanasang ito, dapat gamitin sa tama. Subhanallah. Subhanallah. Ang pagmamahal at habag ng Allah sa atin. Alam niyo yun? Muslim kasi tayo eh. Dapat maiba tayo sa ibang tao. Dapat maiba tayo sa ibang nilalang. Kasi ang Muslim ay nagpapakupkup at sumusurrender at sumusuko sa kagustuhan ng Allah. Hindi yung kagustuhan ng sariling pagnanasa, kagustuhan ni Satanas. Kaya bagat naman may pagsasala tayo, may pag-aayuno tayo, mayroon tayong pag-hajj, at mayroon tayong pagbibigay ng zaka. Ang lahat ng mga ito ay ito yung para maging kumpleto natin ang ating reliyon. Pag nagsasala tayo, nagpapatira pa, dito mo nare-realize na ano yung mga masama na gawain mo ay dapat mong maiwasan dahil nagsasala ka. Inna salata tanha anil fahsya iwal munkar. Katotohanan, ang pagpapatira pa ay ito ay nagpapapigil sa mga hindi mabubuting gawain, yung mga munkar, yung hindi gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dapat magpapigil yun. Yung pagbibigay ng zaka, ilan sa mga tao na naging gusto nila sa sarili nila na dahil sa pagmamahal sa yaman, sa lapi at pera, hindi na sila namimigay. Akala na nila ang pera na nila ang kanilang Panginoon at doon nila natatagpuan ang kasiyahan. La abadan. Mali. At hindi tama na ang tao, ang kasiyahan mo ay dahil sa pera mo. Ilan kayang tao na maraming pera pero hindi siya masaya? Oh, di ba? Ilan namang tao na wala siyang pera pero sapat na sa kanya at dahil sa kanyang pananampalataya, doon siya masaya. So, alhamdulillah. So, yung zaka na iyon ay karapatan ng Allah at karapatan ng kayamanan mo na ibigay mo sa mga maralita, sa mga mahihirap, na dapat yun ibigay kasi yun nga eh. Jinijihad mo ang sarili mo. Pag-aayuno. Oh, ang pag-aayuno, buwan ng Ramadan, napakalaking chance na ibinibigay sa atin ng Allah na mahal niya tayo, kaya dapat tayo ay mag-ayuno dahil ito ay mabuti sa atin. Dito natin napagtatanto na tayo ay malakas o tayo ay malapit sa Allah, tayo ay pinaglalabanan natin ang shahawat natin na ito ay mali. Remember, ang shahawat ay tama lang kung gagamitin siya sa tama. At magiging mali ang shahawat kung ito ay gagamitin sa mali. Kasi pangit naman at anong sense ng tao kung wala din siyang shahawat? Pero sa totoo lang minsan, naisip ko, sabi ko,
Sana wala na lang akong sahawat para hindi ako nagkakasala eh. Di ba? Pero sabi ko, ano naman ng sense ng buhay ko kung wala rin namang pagnanasa? Di ba? Wala tayong pagnanasa. So, walang sense. At alamin ninyo na ang Allah subhanahu wa ta'ala nilika ang mga ito. Nilika ang mga anghel na mayroon silang pag-iisip ngunit wala silang syahawat. Subhanallah. Wala silang pagnanasa. Kaya ang mga anghel ng Allah, hindi sila kumakain at hindi sila nag-aasawa at hindi sila nangangailangan ng anuman dahil wala nga silang syahawat. Ngunit mayroon silang tamang pag-iisip. Ang mga hayop, nilikha naman ng Allah na mayroon silang syahawat, na mayroon silang pag-iisip na walang reason. You know, very limited yung knowledge na ibinigay sa kanila ng Allah. Kasi yung isip nila, very limited. Kung ano lang yung itinalaga ng Allah sa kanila na napakaliit na percentage. Minsan, hindi nila alam kung anong makakapahamak sa kanila. Hindi nila alam kung anong nakakahiya na ginagawa nila. Kasi they just follow their lust and their desires. While human being, why we consider that we are better than the angels and the animals and all the other creations of Allah is that because Allah subhanahu wa ta'ala gave us the great blessings. This is the mind. This is the logic. This is the knowledge. And we have also given by desires. And we have also given the free will. Diba? Kasi ang mga anghel, wala silang free will. Eh tayo, meron tayong free will. Kung gusto mo mag-kafir, gusto mo uminom ng alak, gusto mo mambabae, gusto mo tumingin ng haram, you can do. Free ka dyan eh. Pero tandaan mo, kasalanan yan. At merong paratang. Meron itong parusa sa araw ng paghukom. Dito pa nga sa mundo, meron ng parusa eh. Diba? So, yun ang kagandahan sa tao. At mayroon tayong desires. Pero ang desires na ito, ang pagnanasa na ito, gagamitin lang sa tama na ikalulugod ng Allah. At ito ay pwedeng gawing pagsamba. Subhanallah, pwedeng pagsamba. Yes, brothers and sisters in Islam, ang syahawat na ibinigay sa iyo ng Allah, gamitin mo sa tama at isipin mo yun, gagawin mo yun para sa Allah at insyaallah mayroon kang gantimpala. Naalala ko tuloy yung isang hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam fi mamana na sinabi niya na ya Allah alamin ya Rasulullah, sinabi niya sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, isang lalaki na dumating sa kanya, ano kaya na yung pahintulutan ako na gumawa ng pagpangangalunya o pagsina, pinagbawalan ng propeta. Sabi niya, ikaw ba kaya mo yan, gamitin mo yan na ang para sa anak mo na babae, sa nanay mo, kapatid mo na babae, kung hindi mo matanggap, kung ganun ang dahilan, yun ang pagiging haram. Pero ang pagnanasang ito, pero pag ginamit mo sa halal, ito ay may gantimpala. Mayroon kang kasalanan kung gagamitin sa mali at mayroon kang gantimpala kung gagamitin sa tama. Allahu Akbar, what is this is one of the great beauties of Islam na binigyan tayo ng pagnanasa, gamitin siya sa tama. Ngayon, ano yung mga pagnanasa na nabanggit na meron tayo? Marami. Lahat tayo meron yan. Pero subhanallah, ang mga pagnanasa, ang desires, iba-iba ang stages ng tao. Different levels. May siguro pwede nating sabihin na 100%, 90% yung pagnanasa niya. Meron namang 70%, 50%, 30%. And logically, nakikita natin ito sa bawat isa sa atin. May tao na ang pagnanasa niya sa pagkain, grabe. Ano? Matakaw kasi. Busaw. Kumbaga sa Maranao. Paman, nadigap no. Gusto niya lahat kainin. Gusto niya lahat tikman. Samantala, dapat lang sa tama lang. Huwag sumobra. Because everything goes beyond the limits is no longer considered good. Diba? So, kailangan dun ka lang sa tama. Pagnanasa sa babae. Alhamdulillah. Ang pagnanasa sa babae na ito ay very clear na ipinaliwanag ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Ito kukunin na nga natin sa Suratul Araf, Suratul Maida ito na nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala patungkol dito.
ay gagamitin siya sa tama. Dahil meron ka niyan, mag-asawa ka. Di ba? At yun ang dapat. Yun ang tama. At yun ang nature. Huwag mo pigilan ang sarili mo. Hindi katulad ng mga pare. I mean, with due respect na nandyan tayo, narespeto namin kayo. Pero hindi yung tama na sasabihin mo, hindi ako mag-asawa dahil magsasamba ako sa Allah, magsasamba ako sa Diyos, magiging deboto. No. Kasi ang propeta sallallahu alaihi wasallam, man ragiba an sunnati falaysa minna. Ang sino man umayaw sa sunna namin ay hindi kasama sa amin. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, nag-asawa siya, natulog siya, nagpahinga siya. At ito na ang buhay, at ito na yung Islam. Hindi sapat, hindi dapat maganda sa isang awliya o nag-aawliya na isang Muslim na titira siya sa kabundukan, sasambahin niya ang Allah, magbabasa ng Quran, magdidikr, magbabasa ng Quran, at aalis siya sa lugar na kung saan nandoon ang fitna. In fact, according to some of the scholars, mas malaki ang gantimpala mo na nagjijihad ka, pinipigilan mo ang mga fitna at haram doon sa lugar na maraming fitna, kaysa doon sa pumunta ka sa isang lugar na mag-isa ka lang na sinasamba mo ang Allah. Anong tingin mo? Yung pagsamba mo sa Allah, makakadagdag ba yun sa Allah? Ma-appreciate ba yun ng Allah? Mas ma-appreciate ng ating tagapaglika na nandoon ka sa lugar na pinipigilan mo ang sarili mo sa paggawa ng haram dahil nandyan lahat ang mga haram, at gumagawa ka ng kabutihan at tinutulungan mo ang mga tao na gumawa ng kabutihan, at ang mga katiwalian at ang mga haram ay ito ay tulungan sila na pigilan ito. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. And this is the reason why Allah subhanahu wa ta'ala made us as a vicegerent on earth, because we enjoin what is right and we forbid what is wrong. What is good for a person na alam niya, nakikita niya ang mali, pinapabayaan niya. La kuntum khaira ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hindi ba? Kayong pinakamabuting pamayanan ng sangkatauhan na nilikad dito sa sanlibutan na ito ay dahil sa kayo ay naguutos ng kabutihan, naguutos na sumamba sa tunay na nag-iisang Diyos na nararapat sambahin, at huwag magtambal sa Allah, at ang mga kamalian ng mga katiwaliwan ng mga harap ay ipag-utos sa mga tao na huwag nilang gawin. Iwasan nila. Simple as that. And this is the purpose of our aim, and this is the purpose of our creation, why Allah subhanahu wa ta'ala created us on earth. Hindi lang yung para sundin natin ang shahawat natin na uminom ng tubig, uminom ng kape, yung mga mahilig magkape-kape dyan, at anuman ang mga gusto ninyo. Hindi. Pwede kang uminom, pwede kang mag-asawa, pwede kang kumain, pwede mo gamitin ang lahat ng mga shahawat ito, na pwede mong sabihin na, ya Allah, this is for you. Only dedicated for you. Kung ano yung gusto mo. At dito sa Quran sinabi ng Allah, ya ayyuhalladhina amanu kulu minat tayyibat marazaqnakum, o kayo ng mga mananampalataya, kumain kayo sa anuman yung mga mabubuti na ibinigay namin sa inyo, yung mga halal. Nabanggit na sa Quran kung ano yung haram. Yun ang iwasan natin. Ang mahirap kasi ang tao, alam na niya ang haram, ginagawa pa niya, di ba? So yun ang patungkol dun. Pagnanasa sa pagkain, pagnanasa sa babae, pagnanasa sa pera, pagnanasa sa katanyagan, pagnanasa sa posisyon, pagnanasa sa damit, pagnanasa sa lahat ng palamuti. At ang lahat ng ito ay nagkakaiba-iba ng grado ang tao. Kasi yung gusto mo ay marahil hindi gusto ng iba. Yung gusto ko, marahil din hindi mo gusto. Kung pagkain, pagdating sa pagkain, ako hindi ako kumakain ng, hindi ako mahilig ng meat. Gusto ko fish. Gusto ko gulay. So ganun din, yun ang pagnanasa ko, yun ang type ko eh. Minsan may mga tao mahina. Mahina siya, ang gusto niya na lagi yung marami siyang sapatos. Yung iba gusto, mahina siya, maraming alahas. Yung iba salamin, yung iba yung mga kababaihan diyan. Yung iba sa kanila gusto nila maraming bag, ha? Kailangan pa mga Louis Vuitton, o kailangan pa Prada, o anumang mga uri ng mga bag-bag na 'yan. Pero subhanallah, mga kapatid, anuman ang pagnanasa, anuman ang gusto natin dito sa mundo, kung hindi natin matamo, mag-antay lang kayo. Ano ang nandito sa mundo na hindi mo matatagpuan sa paraiso? Wallahi, mas marami sa paraiso. Ito, pagnanasa lang yan. Saglit lang yan. Ang saya, ang pagnanasa, saglit lang yan. Hindi yan mananatili na forever. Okay, I will examine you now. I wish I could have a bag na ito yung gusto ko. Halimbawa, sa mga kababaihan, anong mga gusto nyo? Name it. Kayo na ang bahala dyan. Louis Vuitton. Gusto mo, katulad ni Mami D. Meron siyang Louis Vuitton. Isinulat pa raw yung pangalan niya, Mami D. Okay. Nakuha mo na. Nabili mo na.
after 1 month, 2 months, 1 year, nagagamit mo na, wala ka nang, nawala na yung pagnanasa mo dun. Minsan, ipinamimigay mo na lang kung mapagbigay ka. Pero kung busaw ka, matakaw ka, sakim ka, maski matanda ka na, alam mo nang nagkakasakit ka pa, ayaw mo pa ibigay. O diba, di mas maganda, nagamit mo na siya, ibigay mo. So ganun yun, ang punto doon, yung pagnanasa na yun, yung mga pagmamahal natin sa mga bagay na ito, ay may limitado. Pero, subhanallah, wallahi, anong pagnanasa na, ang pagnanasa na ibinigay lang sa atin dito ng Allah sa mundong ito, 1% lang. Ganun din yung sakit at hapdi sa araw ng paghukom, 100,000%. Kaya kayo na mga hindi pa nakapagkaroon ng anuman mga gusto niya ng mga palamuti, magtimpi lang kayo. Wallahi, magsabar lang tayo para sa Allah. Anyway, nakuha natin ang patungkol dito sa pagnanasang ito. Ang pagnanasa ay halal, pero gagamitin siya sa tama para maging halal, para maging pagsamba sa Allah. Pag ginamit sa mali at pagsumobra, na doon lumabag na sa kagustuhan ng Allah, doon nagiging haram at doon na hindi magiging mabuti. Subhanallah. At ito ay dapat pigilan natin. At ito ay dapat nating gamitin lang sa tama. Okay, ngayon bumabalikan natin anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati al musawwati minal musawwati minal munqan zuyyina lin-nasi hubbus shahawati minan nisa'i wal banin wal qanatir wal muqantarati minal dhahabi wal fiddati wal musawwamati minal harth. Okay, ila akhir hadhihi al-aya. Mga kapatid, ano ang ibig sabihin ng aya na ito? Sabi ng Allah sa Quran, itinalaga ng Allah na ipinamulat o ginawang nature na pinaghahanap-hanap ang pagmamahal, ang paghahanap ng pagmamahal doon sa pagnanasa sa mga kababaihan, doon sa mga anak na kalalakihan o sa pamilya. Zinalina si hubus shahawati minanisa iwal banin, yung mga anak, wal mukantara, ang pagpaparami ng anumang mga palamuti sa ating mga gamit, sa ating mga alahas, sa ating mga pera, wal khayla, at doon sa ating mga sasakyan, sa mga hayop-hayupan na kung anong mayroon tayo na gamit ng mga palamuti na kayamanan, at doon sa anumang mga napag-iwanan sa atin, at lahat ng mga ito, nature ng tao na gusto niya ito. Subhanallah, hadith ng propeta, si propeta sallallahu alaihi wasallam, nasabi niya na fima ma'anal hadith na hubbiba alayya an-nisa wa at-tayra wa qurrata a'yuni bis-salah. Ginawa sa akin ng Allah ang pagmamahal ko sa mga kababaihan. Masya Allah. At pagmamahal ko rin sa pabango. At ginawa sa aking mata na lagi kong hinahanap-hanap ang pagpapaterapa, ang pagdarasal, ang pagsambayang. Sana maging ganun tayo, mga kapatid. At yun si propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, nag-asawa ng maraming propeta sallallahu alaihi wasallam, birang kapahintulutan ng Allah yon sa kanya, at siya ay naging adil. Siya ay naging totoo sa lahat ng kanyang mga asawa. Ang mali kasi yung mga tao na mga kamusliman, waliyaudhu billah, na nag-aasawa sila na minsan hindi naman kailangan. Nag-aasawa din sila dahil minsan hindi naman para sa Allah, pakitang tao lang. O di kaya hindi sila nakakapagbigay ng justice sa kanilang mga asawa. At kung hindi mo alam na hindi ka makakapagbigay ng justice at ito ay maharing makasama sa'yo, sa pamilya mo, sa pananampalatayan mo, fawahida, sabi ng Allah, mas mabuti na lang yung isa. Okay? So, yun nga, depende pa rin eh. Stages yun eh. Kasi yung pagnanasa, may mga kalalakihan na talagang nangangailangan ng marami. Mayroon din naman talagang dapat lang dahil hindi na sila pwede sa kanyang asawa. Nag-aaway na sila. At saka hindi na maganda ang kanilang relationship. Hindi kaya hindi na sila pwede makapag-sex. You know, may mga ganitong mga rason. Di ba? Medically found na hindi na sila pwede. So, napuputulan mo ng karapatan yung asawa mo. Ganon. So, case to case, nakikita natin yan. Ang Islam ay religion na very logical, very practical, at kukunin lang doon sa tama. Anyway,
Isa rin sa hadith na ang fit na pala sa mga kababaihan, ayon sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ma taraktu ba'di fitnatan al-rijal minan nisa. Aw kama qala alayhi salatu wasalam, ma taraktu ba'di. Ang sinabi ng propeta fima ma'na al-hadith, wala akong napag-iwanan na pagkatapos ko na mas matindi ang pagsubok ng fitna, ha, sa mga kalalakihan ay ang sa mga babae. Napakalaking pagsubok ito, mga kapatid, sa atin dahil sa babae. Kung gusto mo makita, subukan ng pananampalataya mo dahil sa babae. Dahil tayo, dyan tayo mahina sa mga kababaihan na yan. At dahil din sa kababaihan, dyan tayo nagkakasala. Kaya nga, bawal sa inyo mga sisters na ipinapalabas ninyo ang inyong ganda, na mga dalaga pa kayo, na ipinapakita ninyo sa mga kalalakihan. Kung nagkakasala kami, ang dahilan ay dahil din sa inyo. Pinapakita ninyo ang aura ninyo, pinapakita ninyo ang ganda ninyo. Samantala naman, na dapat lang ipakita yan sa inyong mga asawa lang. Ganun, magtimpi ka, magsabar ka. Sasabihin mo, e paano naman makikita ang ganda ko? Baka walang makapag-asawa sa akin. Astagfirullah. Mas katakutan mo ang Allah. Ipinanganak ka at nilabas ka na dito sa mundo na mayroon ka ng partner. O mayroon, wala kang partner. Nilikha ka ng Allah, tapos na. Inakula siya, inhalak na ubikadar. At maling pananaw na sasabihin mo, kung hindi ko ipapakita ang ganda ko, sino makakakilala sa akin? Baka magiging matandang dalaga na ako. Hoy, sister, naunsa di ay ka. Pilang natigulang nakaayo ng mga babae na maganda, maayo ang iyong status. Mayaman, maganda ang pamilya, napakaganda niya. Hindi nakapag-asawa at pinapakita niya yung aura niya. Bakit? Kasi kader ng Allah, nilikas yan ng Allah na hindi na talaga makapag-asawa. Ilan naman tao na hindi nakita ang mukha niya sa buong buhay niya pero nakapag-asawa siya kasi kader na ng Allah na meron na siyang partner. At ilan din na mga tao na pangit ang kanyang pagmumuka, waliyaudu bila, astagfirullah, no intention for insulting anyone, na pero nakakapag-asawa ng magandang lalaki. O di kayo nakakapag-asawa ng kahit sino kasi kader na ng Allah. Kaya mali ang pananaw na sabihin mo na kailangan ko magpaganda, kailangan makita ako para makita nila, para makilala ko. No. Magtawakal ka sa Allah. Hilingin mo sa Allah, sister o brother na wala pang asawa, ya Allah, ibigay sa akin kung sino ang mabuti sa akin na itinalaga mo sa akin na partner ko dito sa mundo. At kung hindi ka naman makapag-asawa dahil yun talaga ang itinalaga ng Allah sa'yo, magtimpi ka na lang, magsabar ka na lang. Sa paraiso, marami kang magiging asawa. Hurul in, mga kababaihan, na kung saan makikita mo na, subhanallah, the virgins, 72 virgins in the paradise, women in paradise, at meron pa silang mga kasama na utus-utusan mo, at subhanallah, doon magduwaya, doon marami, doon sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, hadith din ng propeta sallallahu alaihi wasallam na kung saan sinabi niya na الدنيا حلوة خادرة وإن الله استخلفكم فيها فانظروا كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة حصلت على بني إسرائيل كانت في النساء. Ang mundong ito ay ginawa ng Allah na palamuti, na nabibighani ang tao, naliligayahan siya. Kaya bagat ang tao minsan nakakalimot sa Allah dahil sa mga palamuti at dahil nangingibabaw na ang pagmamahal sa mundo. Kaya dapat ang Muslim, hindi mangibabaw ang pagmamahal natin sa mundo. Itong mga syahawat na ito, hindi. Dapat mangibabaw ang pagmamahal natin sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa araw ng paghukom. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi nga niya, ano ang dunya, ma dunya ilal akhirah. Katulad ito ng isa sa inyong mga daliri, ilagay ito sa buong karagatan at tanggalin ano ang lalabas. Kung may tutulo na tubig doon, yun ang dunya, at ang akhira ay ang karagatan. Ibig sabihin, walang wala ang dunya. Sabi para ng hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, law kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udatin ma syaka minha kafiran syurbatama. Kung ang mundong ito ay magiging katumbas lamang ng isang pakpak ng isang lamok, ay kailanman ito ay hindi papayagan ng Allah na ang mga kafir na mga suwail na hindi mananampalataya sa Allah na sila ipainumin sa tubig ng Allah dito sa mundo. Ang ibig sabihin, ang mundong ito walang wala. So, ganun po yun. Mangibabaw ang pagmamahal natin sa Allah sa araw ng paghukom kaysa sa mundong ito na panandalian at palamuti lamang ito na hindi ito nagtatagal.
So, doon din mga kapatid ang pagmamahal natin sa ating mga anak. Minsan ang mga kalalakihan gusto nila, kaya gusto nila maraming asawa dahil gusto nila magkarami ng maraming anak. Gusto nila maraming mga anak na kalalakihan dahil yun ang magbibigay ng tanyag ng kanilang pangalan at angkan sa kanilang pamilya. Ano ang silbi ng maraming anak kung ito rin pala ay hindi nagkakaisa at nag-aaway-aaway? Mas mabuti yung isa, dalawa, tatlo o ilan lang ang anak mo nagkakaisa at nagmamahalan. Ang importante, mas maganda yung quality kaysa sa quantity. At ang Islam ganun. We need the quality of men. We need the quality of rituals worshiping Allah subhanahu wa ta'ala than many good deeds na pakitang tao, many good deeds na wala rin palang silbi. Mas maganda yung iisa lang, kunti lang na ibigay mo, na ipundar mo, na gawain. Mas mabuti yung makunti lang ang naibigay mo na sadaka kaysa sa milyones na naibigay mo na sadaka na pakitang tao at panunumbat sa tao. Hindi ko sinasabi na okay lang magbigay kayo ng 50 pesos, 100 pesos. Hindi. Kung gusto mo magbigay, kaya mo 100,000, 50, 60,000 o sa ano. Basta gamitin lang ito sa... maging ikhlas tayo. Uy, tama, dito ko rin ito naalala ngayon, pumasok sa isipan ko. Bala-bala sang kanu wala sa mga bangsa mi, mga tunga na yami, asiran na dimamgay sa sadaka agu zakat. Si isagyan ko to, upakatami a organization nami, Aranaw Charitable Society. Sa kapaguluan ni Ron, nagyan ko to, pagarita no, si Abu Mujahid, mamtek, sa pagkilay nyo din sa giyang kanan diran di ka sirbisyo eh na giyang ka eh mga bangsa niyo na sa kagagamiron na diamidinggulalan sa diamirop mang kagagan na layo kalifullahu nafsan ilaw saha dapat turain wala so di kagaga na di kanu prata aginawa uba diamis kanu kagagalangon kabagan sa mga pamamagayan o mga pagaritan o giyang kaya upakat na ayabu kaya limudai na para ko Allah agusirbisi ko pagtaw na di kanuprata sa ginawa mga luksami mga pagariyami sabu sa riyaut agiyang kanan ap kabaganon na sudikan norong kabagan na bagay kanu sa lugar kaditan upakatarotop na balasan wala giyang kaya mga pagaritan o balasan wala sa mga bangsa tanu amya magay sa sadaka aguzaka tem lagi cupia kitukawan sungaraniran agusude pakitukawi sungaraniran sudin sa wala magyar kanu sa balas jazakumullahu khairan kataballahu ajrakum fi dunya wal akhirah. Ngayon yun ang ipatungkol doon sa mga anak, doon din sa mga patungkol sa mga alahas, doon sa patungkol sa mga gamit, at lahat ng mga ito ay lahat mga syahwat, na lahat tayo dito ay may mga pagnanasa na pagmamahal sa mga bagay na mga ito, na ito lamang ay ginawa ng Allah bilang ito ay pagsubok sa atin. So mga kapatid, dahil oras na po para tayo ay maghiwa-hiwalay na, 30 minutes ng ating Ramadan series, kahit papaano po sana nabigyan natin ng justice ang mga oras na ito. Ya Allah, tanggapin ito sa atin, tanggapin ito sa amin bilang mga alipin mo, na anumang mga gawain namin dito sa mundong ito, mabuti man ito, ya Allah, tanggapin. Anumang mga pagkakasala, pagkukulang namin, patawarin kami, ya Allah, gawin kaming tunay na Muslim, maging matakutin sa iyo. At inihiling namin, ya Allah, na yung syahawat na pagnanasa na ibinigay mo sa amin ay magamit lang namin ito sa tama sa ikalulugod mo. Mga kapatid, ang pagsunod sa syahawat na ito ay mali, ito ay taliwas sa turo ng Islam, ito ang dahilan para tayo ay makapasok sa impyerno, waliyaudhu billah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, ba'da audhu billahi minashaytanir rajim, fakhalafa min ba'dihin adha'u salah fattaba'a shahawat waliyaudhu billah. فَخَلَفَ مِنْ بَعْضِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُ الصَّلَاةِ فَاتَّبَأَ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا فَخَلَفَ مِنْ بَعْضِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُ الصَّلَاةِ. Ano ang naging dahilan ang mga nauna na kung bakit sila ay nangiwalay o nahiwalay sa Allah dahil sa kanilang pagpapabaliwala sa kanilang dasal, sa kanilang mga pagpapatirapa, suwakisus sambayang, ayapula o suwagama.
uda asam bayang kapagari ko sa dunia na ato na panibali o kapagintaw ka sa dunia. Kanuguno manusia ang mabagar sulawas yan na binigan bigan wala sa mapi apamimikiran na inindaray nun yan so simba niyang ko Allah. Mataan pagari ko ka usubuso mga tao ang minilibang imanto na makapatiro akuyag na patiro niran na panambayang kanu. Kaso sambayang nagina ni niya kalala a isumarya ko tau si isa alungan na mauri na awal umayo hasabu bihi yaw mal kiyama asala pagampaganay ay pagisarakatan o Allah na so sambayang naman uwad na pasulid ko agamatan o agama Islam. Marami akong na-experience dito mga balik Islam, bakit bro kao mag-i-Islam? Ang sinasabi lang nila dahil ang sala ng mga Muslim na 5 times daily prayers which hindi namin niya nakikita sa aming reliyon. Wallahi, sino yun? Mga Kristiyano na pumasok sa Islam. Tayo na Muslim, tayo na ganap ng Muslim. Kung nagiging pabaya pa tayo sa atsala natin, ano pang saysay sa nabubuhay ka dito sa mundo? Wallahi, sa sambayang, sa sala, dito natin natatagpuan ang kapanatagan at katahimikan, katiwasayan, pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala, at dito rin tayo napapatawad ng Allah sa ating kasalanan. Alam natin nagkakasala tayo day and night, pero sa pamamagitan ng sala, napapatawad tayo ng Allah sa ating kasalanan. Anong sinabi ng Allah doon sa ayan na yun? At nagsila ay naging pabaya sa kanilang mga sala at hindi sila nagdarasal sa tamang oras. Fakhalafa min ba'dihim adaa'us sala wattaba ash-shahawat, dahil sa pagsunod nila sa kanilang pagnanasa, sariling pagnanasa, na sila ay hindi na sila sumusunod sa kung ano ang pinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Fasawfa yalqawna ghayya, at sila ang kanilang paruroonan ay ang isa sa mga pintuan sa impyerno na ang pangalan niya ay Ghayya. Al-Ghayya, man hadhi al-Ghayya, yani ahad min al-abwab al-Jahannam alladhina yadkhuluna fiha at-tariqu salah. Sila yung mga tao na nararapat lang na makapasok sila diyan sa nagliliyab na apoy na ang pangalan niyang pintuan na ito sa impyerno ay Ghayya, dahil sa kanilang pagiging pabaya sa sala. Dahil sa bakit sila naging pabaya sa sala ay dahil din sa kanilang pagiging pagsunod sa kanilang sariling pagnanasa. Ang pagnanasa na ito mga kapatid, ayon dito sa sinabi ng mga pantas, ito yung sinasabi natin na minsan ang fit na ngayon sa mga tao ngayon dito sa mundong ito sa fi waqtin al-hadir ay katulad ng pagiging pabaya sa sala dahil sa pagtulog lagi. Waliyaudhu billah. Ang maraming pagtulog ng tao, ito ay hindi ito maganda na sifat ng isang mu'min. Mas maganda na marami kang magawa na pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kaysa sa pagtulog mo. Pangalawa ay ang mga sinasabing pagsunod sa sariling pagnanasa sa mga nabanggit natin na ito ay hindi ginagamit sa tama. At sana po sa mga oras na ito, mga kapatid, nawa patawarin tayo ng Allah sa ating mga kasalanan, tanggapin ang ating mga mabubuting gawain. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, khairal jaza fi dunya wal akhirah. Rila antan wala pamakasultano niyan sa surga, agus mga lukustano, mga luksami, mga pagaryami, giyang kaya dunya na mataan na kanugun sumanusya. Bad miya barayat sa giyang kaya dunya akagadungan, apakabiray, na giyang kaya dunia na ayas isa basaw ng mga lukustano na kanuguno kaadan abamatag sumiagad kumbayang bayan o alam na maulay bus sugadung na mendudsang ganatan dunia ini abad sagad sukintay na kakal supim basukan si itano panggalabak sa mapya na sukapragun na si isa mauri alungan rilaan tanu Allah balasan tanu Allah kung mga pipi agalabak tanu pakanggiginawa ayan tanun yan, pakasisinabuta ang tanun yan. Wa akhiru da'wana. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.